Sarap! Lahat sila nagtakip ng tenga. Wow! Ganda! Shit! Galit na galit! Si One Nation, no? Meron tayong Zay 900 dito at magsa-soundcheck tayo ngayon. Papakita ko sa inyo yung mga sa-soundcheck natin na lineup ito. So, medyo surprise, naka-box sila ngayon. Hindi ko alam anong exhaust to, tingnan natin. Alright! So, ito yung tinatawag nilang cut delete for Zay 9. Bakit? Puputulin na lang yung stock mo, papasok to, tapos isang mid-pipe dito, tapos pwede na isuksok tong canister na to. Sa kaso na to, hindi natin siya gagawin dahil naka-full system na tayo, ready to plug and play na lang to. So, tingnan natin ano to ah. M1 carbot for sure. So, ba nagpa-ship kayo ng tambucho ngayon sa 01 Moto, ganito nyo na siya marireceive ha, bago na yung box natin ngayon. Ah, ito ka partner niya, no? Ito yung heat guard. Pag nag-cut-delete kasi kayo, yung catalytic, nakadikit doon yung heat guard ng stock. So, pag bumili kayo ng cut-delete sa amin, kasama na itong heat guard. So, ganyan itsura niya. So, ganito ang tunog ng R11 sa Z9. Pakinggan nyo na. Wow! Palitan natin ng M1 ngayon. Habang pinapalitan niya, dito tayo sa pangalawang exhaust. Ang daming natin bago ngayon eh. So ito yung second exhaust. Para disuksok na lang tayo lahat. Ito naman yung para sa slip-on. So pag gusto nyo ng tahimik, bago pa yung Z9 nyo, gusto nyo mag-exhaust, ito muna. Kasi yung Z9, nakakalas yan sa two parts. Pag kinalas nyo yung pinaka-canister niya, catalytic na lang matitira. Medyo pangit tignan. So bibili ka nito, ito yung tinatawag nating mid-pipe, tsaka mo may sasaksak yung canister mo. Curious kayo kung ano yung tunog ng naka-slip-on na Z9? Pakinggan nyo to. First time nyo lang sa big bike, Z9, tapos ayaw nyo lang ganun kaingay. Yun muna, first stage. Uy, M2. So ang M2, kapatid to ng M1. So basically, halos pareha sila, pinagkaiba lang nila. Si M2, may silencer. Kasi M2, carbon fiber yung ganito niya. So pakinggan muna natin yung tunog ng M1. Ganda. Pwede ah. Bilin M1 para sa Z9. Ito naman yung M2. Pakinggan muna natin with silencer. Tahimik. So, habang tinatanggal niya dito yung silencer, moving on naman tayo dun sa next exhaust natin. Uy! Mid-pipe ulit. Ano kaya to? Maliit. R11 na ata to. R11 nga. So, pakibalik tayo dun sa M2 na wala na silencer. Shit! Galit na galit! So yan, M2 for Z9. Galit na galit. Okay, so pakinggan ulit natin to R11 Silver. Tignan natin kung may pinagkaiba. Nasarap. So lahat sila nagtakip ng tenga. So yun ang R11 para sa R9. Nabibingi lahat ng tao. Ito na naman to. Dami ah. Maiksi uli. Maraming may gusto nito, tahimik kasi itong exhaust na to. Dito sila nagtataka. First time lang daw nila nakarinig or nakakita ng maiksing exhaust pero tahimik. Also, papakita ko lang din ha. Kung mapapansin nyo, yung logo niya po hindi lang katulad sa iba na basta-basta ni laser lang. Naka-emboss po lahat yan. Presentation ng Billy Shorty. Tapos tahimik. Quiet. Tahimik. Maraming nagtataka kayo bakit tahimik to kahit maliit. Ang sikreto ay nandito. So may mga binago tayo dyan kung bakit ganito kaliit, eh tahimik. Pakinggan nyo to ah. Halos magkamuka, halos parehas. Pero magkaiba tunog. Oh, diba? Maingay.
Ah, pareha sila, ha? Isa pa. Ha? So, kung narinig yung difference, mas punit yung mga ganito kung kalalaki masyado. So, yan ang bilin shorty. Next. Oy, another short exhaust. Ay, pocha. Isa pang maingay ito, eh. So, ito yung C36 namin. Maingay din to. C36. Ay, jareng! Maingay ito, ha? Ito, ang laki ng bunganga, oh. Next, dalawang exhaust na lang. Ah, large version ng C36 to. Pero iba yung tunog nito. Mas mabase to. C36 na large para sa C9. Tahimik na naman to malamang. Parang bilin alpha to. Yan. So, alpha carbon. Pwede. Oh, pwede rin, oh. So, yan yung mga available na exhaust natin para sa Z900 ngayon. So, meron tayong slip-on, cut-delete, at full system. So, iba-iba yung tunog niya, ha? So, ulitin ko, pag slip-on, ito lang yon. From red box up to here, pag inalis mo yung stock exhaust mo, kailangan mo ng converter, yung mid-pipe. Ito yon, para maikabit mo itong mga tambucho mo. At ang sound check nun is mga tahimik lang. Sumunod, level 2 upgrade. Ito, medyo komplikado to. Ito yung exhaust system natin. So kung titignan nyo yun sa motor, parang simple lang kasi tubo lang. Komplikado po yan kasi every angle niyan, importante po yan dahil big bike po to. Kasi magpagawa ka from scratch, dito sa amin, meron na tinatawag nating mid-pipe through cut-delete. Pag pinutol dito sa part na to, susuksok mo yan. Dito papasok yung first upgrade mo, yung slip-on na mid-pipe. So, pasok mo yan dito. Kung mapapansin nyo, halos buo na yung angle niya. Cut-delete na siya. Ito yung muffler. So, ganyan siya. So, meron naman tayong tinatawag na full system. So, ito naman yung tinatawag nating full system. Ito, favorable lang tong upgrade na to pag medyo veterano ka na sa pagmumotor. Kunyari, mataas na technical experience sa pagmumotor, I highly recommend na full system na agad ang gamit mo. Kasi kung dadaan ka pa sa stages na yon, medyo mapapadoble-doble yung gastos mo. Alam mo naman na kung ano yung hinahanap mo at yung talagang gusto mo. So, ba't mo pa unti-untiin kung mataas na experience level mo? Full system na agad. So, ang full system ng Z9 natin is 4-2-1. 4 sa headers, 2 sa gitna, 1 outside. So ayan ha, nagkaroon kayo ng idea para sa mga Z9 ninyo. So pag gusto nyo mag-upgrade ng exhaust, sana makatulong tong video na to sa inyo. Kung gusto mo magpa-exhaust ha, lagi mong tatandaan ha, bilin lang ang maingay.